Lord, bigyan niyo po ako ng sign. Lord, pagod na po ako. Mahirap maging mag-isa, di ba? Ano bang alam mo? Kahit anong subok mo, mahirap pa rin. Excuse me, hindi mo ako kilala. Napakapagod. Gusto ko na lang matapos ang lahat. Pwede ka naman pahinga kung napapagod ka. Kasi paano na yung mga na umaasa sa'yo? Yung mga nagmamahal sa'yo, iiwan mo na lang sila? Paano naman ako? Hindi ba pwedeng sarili ko naman? Sila lang ba lagi dapat? Pakiramdam ko nga, lagi na lang may kulang sa'kin eh. Hindi ka kasi grateful. Masaya siguro ang pamilya mo, kaya mo nasasabi yan. Pero ibahin mo ako. Noon, masaya pero ngayon wala na sila. Pakiramdam ko, nawala na sa akin lahat. Ginawa ko naman ang lahat para mabuo pa rin. Pero wala. Kahit anong gawin ko, may kulang pa rin. Dahil may bakanteng lugar sa puso natin, na kahit sarili natin o sino mang tao ay hindi makakayang punan. Sino? Ang Diyos. Sa kabila ng lahat, naniniwala ka pa rin sa Kanya? Napagod ako at nag-aalinlangan. Nagtatanong kung bakit sa akin pa? Bakit ako pa? Bakit hindi yung mga masasamang tao? Yung mga nagawa ng kasalanan? Sira, lahat naman tayo makasalanan. Sa totoo lang, kahit anong sama ng tao, kayang-kaya na patawarin ng Diyos. Hindi mo na kaniniwala ang aksidente lang pagtabi mo sa akin. Eh, hindi nga tayo magkakilala. Siguro, nalilimutan lang natin pakinggan yung maliit na tinig sa loob natin. Kaya patuloy natin tinatanggi. Wala na akong ibang rason pa. Hindi ka kasi grateful. Aba, nakakadalwa ka na. Wala na akong rason pa. Para sumuko. Hindi pa naman kasi tapos. Siguro pinag-pray niyo ako dyan. Amen. He will never leave us nor forsake us. Ayan ang pangako niya sa atin. Kaya kahit anong tago mo, kahit anong layo mo, ibabalik ka ng Panginoon sa Kanya. Dahil ikaw mahal niya. Amen. Remember that He left the 99 to find you. Dahil anak ka ng Diyos, you are made for His kingdom.